mananakop ang ibig mo sa midulot sa taong lumilimot, awa mo'y ihulog. Panginoon, napasa amin, di kay tanglaw at siyang lakas sa pagbabago ng buhay. Halina mananako, pag-ibig mo sa midulot sa taong lumilimot, awa mo'y ihulog. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagkapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkaisa ng Espiritu Santo na ba'y sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, nasa Lunes tayo ng pangatlo na linggo ng Adbiento o ng pagdating ng Panginoon. Isama po natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kay nasa loob at sa labas ng Basilica Minor at Pambansang Nambana ni Jesus Nazareno. Ang mga intensyon ng mga nakiisa sa atin sa pitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube, X at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Ang mga intensyon ng mga cross-posting ng mga chapels, groups at communities. Idagdag rin natin ang ating intensyon para sa kapayapaan sa mundo, lalo tigit na sa Israel at sa Ukraine. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming naghihirap sa mga lumang pasanin dahil sa pagkakasalang sa amin umalipin, ay palayain mo pakundangan sa bagong pagsilang na dulot ng iyong anak na aming hinihintay sapagkat siya ang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiyo po muna lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Nalalapit na ang araw, sabi ng Panginoon, na pasisibulin ko mula sa lahi ni David ang isang sangang matuwid, isang hari na buong karunungang maghahari. Paiiralin niya sa buong lupain ang batas at katarungan. Magiging matiwasay ang Huda sa panahon ng kanyang pamamahala at ang Israel ay mapayapang mamumuhay. Ito ang pangalang itatawag sa kanya. Ang Panginoon ay matuwid. Sinasabi ng Panginoon, darating nga ang panahon na ang mga tao'y di na manunumpa ng ganito. Nariyat buhay ang Panginoong nagpalaya sa Israel mula sa Ehipto. Sa halip, sasabihin nila, saksi ko ang Panginoon na nagpalaya sa mga Israelita mula sa lupain sa Hilaga at sa lahat ng lupaing
pinagtapunan ko sa kanila. Babalik sila sa sariling lupa at doon muling mamumuhay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Turuan mo, yaong haring humatol ng katwiran, sa taglay mong katarungan, o Diyos siya'y bahaginan, upang siya'y maging tapat, mamahala sa iyong bayan, at pati sa mahihirap, maging tapat siyang tunay. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Kanya namang ililigtas ang sinumang tumatawag, lalo yaong nalimot ng mga taong mahihirap. Sa ganitong mga tao, siya'y lubhang nahahabag. Sa kanila tumutulong upang sila ay maligtas. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Ang poong Diyos ng Israel, purihin ng taong madla. Ang kahangahangang bagay, tanging siya ang may gawa. Ang dakilang ngalan niya ay purihin kailanman. At siya ay dadakilain nitong buong sanlibutan. Amen. Amen. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Namumuno ng Israel, nagbigay utos sa amin. Halina't kami sa gipin. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Ganito ang pagkapanganak kay Jesucristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose na nakatakda ng pagkasal. Ngunit bago sila nakasal, si Maria'y natagpuang nagdadalang tao. Ito'y sa pamagitan ng Espiritu Santo. Isang taong matuwid itong si Jose na kanyang magiging asawa. Ngunit ayaw niyang mapahiya si Maria. Kaya ipinasya niyang hiwalayan ito ng lihim. Samantalang iniisip ni Jose ito, napakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria sapagkat siya ay naglihi sa pamagitan ng Espiritu Santo. Manganak siya ng isang lalaki at ito'y pangangalanan mong Jesus sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamagitan ng propeta. Maglilihi ang isang dalaga at manganak ng isang lalaki at tatawaging itong Immanuel. Ang kahulugay, kasama natin ang Diyos. Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon.
pinakasalan niya si Maria. Ngunit hindi ginalaw niyo si Maria hanggang sa ipanganak nito ang isang sanggol na lalaki na pinangalanan niyang Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna lahat. Isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating pong Jesus Nazareno. Nasa Lunes tayo ng pangatlo na linggo ng Adbiento. Pero ang ating pong mga pagbasa sa liturhiya ay sa 18 ng Disyembre sapagkat mula 17 hanggang 24 ay mayroon pong permanente na mga nakasulat na mga pagbasa. At ang atin pong linggo na pangatlong linggo o nasabi pang huling linggo na kung saan maghanda tayo para sa Pasko ng pagsilang ng Panginoon ay tinatawag na Linggo ng Kagalakan at Linggo ng mga Pastol. At ito yung araw na ito upang magkaroon tayo ng kagalakan, ang ipinapahayag po ay ang tema ng katwiran o ng katarungan. Ang katwiran ay napahayag na sa unang pagbasa. Dahil sa unang pagbasa sa aklat ni Propeta Jeremias, Kapitulo 23, versikulo 5 hanggang 8, pinapahayag na ang Panginoon ay tatawaging Panginoon na matuwid. Ito sa versikulo 6 ng Kapitulo 23 ng aklat ni Propeta Jeremias. Ito pong matuwid na Panginoon sa pagkasulat po ng orihinal sa Hebreo ay Yahweh Sidkino. Mula po ang Sidkino mula po sa salitang Sidek. Ibig sabihin ng Sidek, matuwid o makatarungan. Na ito'y naulit naman sa ating Ebanghelyo ni San Mateo. Kapitulo 1, versikulo 19. Na si Jose ay matuwid. At ang ginamit na salita sa Koinoko na Grigo sapagkat apag ang lumang tipan ay sa Hebreo, ang bagong tipan ay sa Koinoko na Grigo. Sa Koinoko na Grigo, ang versikulo 19, kapitulo 1, Ebanghelyo ni San Mateo, ang ginagamit po na salita ay di kayos. Ibig sabihin, matuwid. Parihas sa sinabi doon sa lumang tipan na Sidkino o Sidek, ang dikayos ay ganun din, matuwid o makatarungan. Kaya ito yung tinatawag na tema sa lahat ng pagbasa. At ito ay magdulot ng kagalakan. Sapagkat kung mayroong katwiran o kaya matuwid ang ginawa ng mga hari nung ang Panginoon ay isang matuwid na Panginoon, magkaroon po ang kagalakan ng lahat ng tao. At ngayon, sa Ebanghelyo ni San Mateo, magkaroon din una sa lahat ng kagalakan. Sapagkat si Jose na nakatakda na pakasal kay Maria, ay magpakasal na sa kanya. At hindi niya ipinahamak si Santa Maria. Sapagkat noong natagpuan ang mahal na Birhen Maria na siya'y nagdadalang tao, ayon pa sa lumang tradisyon, at ito'y mabasa sa aklat ng Deuteronomio, Kapitulo 22, verso 21, na ang isang babae, kapag ka natagpuan ang kanyang itakda na pakasal sa kanya, na nagdalang tao at hindi pa sila kasal, ay dalhin sa plaza at patayin sa pungitan ng pagbabato. Hindi mamatay na sana si Santa Maria. Pero dahil matuwid si San Jose, kaya nga hindi niya ginagawa yon. At sinunod niya ang anghel
At ang anghel ay nagpalabas sa kanya, si Anghel Gabriel, sa kanyang panaginip na kung saan ipinahiwatig, ibinigay ni San Gabriel kay San Jose na ang pagdadalang tao ng mahal na Birhen Maria ay dahil sa kapangyarihan ng Espiritu Santo o kapangyarihan ng Diyos. At dahil dito, sinasabi na siya ay maglilihi at ito ang katuparan sa sinasabi sa hula ni Propeta Isaias, Kapitulo 7, Verso 14, na kung saan ang isang dalaga ay manganak ng isang lalaki at ito'y tatawaging Emmanuel. Ang ibig sabihin, kasama natin ang Diyos. Dalawang salita po yan. El, Diyos, Panginoong Diyos, Emmanuel, kapiling o manatili sa atin. At itong Diyos na manatili sa atin, ngayon sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 1, Versikulo 19, ay sinasabi na dahil siya ay matuwid, kaya si San Jose sa Versikulo 21, Kapitulo 1 ng Ebanghelyo ni San Mateo, tatawagin niyang Jesus. Ang pangalang Jesus ay kombinasyon ng dalawang salita, ng Yahweh at Usua. Ang Yahweh ay paiksi, nagiging Yeh. At dagdagan ng Usua, Yeh Usua, ito yung pangalan ng Panginoong Hesus na si Yahweh ay nagliligtas. At si Yahweh nagliligtas ay ipinanganak dahil si San Jose ay matuwid. Kung hindi siya matuwid, edi naparusahan ng Mahal na Birhen Maria at magpahanggang ngayon, hindi pa tayo naligtas. Kaya tama yung sinabi ng ating Panginoon na sinasabi niya, kung ang ating katwiran, ang ating pagiging dikayos, ay kaparehas lang ng mga iskriba at ng mga parisiyo, hindi tayo makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 5, Versikulo 20. Pero dahil si San Jose, iba ang kanyang pagiging matuwid. Ang pagiging matuwid niya, isang banal na tao na handang tanggapin ang kalooban ng Diyos kahit anumang mangyari. At dahil doon, sumasa atin ang ating tagapagligtas. Kaya kailangan tayong magkaroon ng gauditi o kagalakan. Ang kagalakan na dapat nating damhin sa ating mga puso para sa ngayon ay tayo rin ay susunod ng isang matuwid na buhay o sa salitang Hebreo, Sedek, o sa salitang Grego, Dikaios, kagaya ni San Jose, kagaya sa hinuhula ni Propeta Jeremias, na tayo ay mamuhay na magiging matuwid lagi. At ang magiging matuwid lagi, ibig sabihin, ang ating ugali ay mabuti. Ang ating pagkatao ay gumawa tayo ng kabutihan. Ang ating tunguhin at alikain sa buhay ay para sa kabutihan ng lahat. Ang ating pagpapahayag ng ating ginagawa lagi ay upang magahari ang katwiran at ang kabutihan sa lahat ng tao. Ito ang tunay na Pasko. Sapagkat ang Pasko ay hindi lang po Pasko ng pag-ibig, dapat din na ang katwiran ng Diyos at ang pagiging matuwid ay ating isabuhay at ipapahayag. Lalo na ngayong panahon, sa modernong panahon o postmodernong panahon na kung saan hindi na napahalagahan ang karapatan ng tao, hindi na napalagahan ang katwiran para sa tao. Kailangan sa ating panahon ngayon, ating ipahayag na ang katwiran, ang katarungan at ang kabutihan ay siyang pagsunod natin sa kalooban ng Diyos. Upang tayo tumatlima sa Kanya, dapat may pag-ibig tayo sa Kanya, mayroon nating buhay na may katwiran at may kabutihan. At kung ito'y ating ginagawa, nagnanahan na ang Diyos sa ating mga puso ngayong Pasko. Amen? Purihin natin ang Diyos. Tumayo na po ang lahat.
Minamahal ko mga kapatid, kaisa ni San Jose, ang taong may dakilang panampalataya, sama-sama tayong manalangin bilang pamilya ng Diyos sa tunay na Ama ng lahat. At atin pong itutugon, Ama ng lahat, basbasan mo kami. Ama ng lahat, basbasan mo kami. Tulad ni San Jose, ang Santo Papa, mga obispo, mga pari at mga lalaking itinalaga ang sarili sa Panginoon. Naway maging salamin ng pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng kanilang makaamang pangangalaga. Manalangin tayo. Ama ng lahat, basbasan mo kami. Ang mga namumuno sa pamahalaan, nawa tulad ni San Jose, ay magkaroon ng matalas na pangunawa at pagpapasya sa plano ng Diyos na makikita sa mga pang-araw-araw na pangyayari. Manalangin tayo. Ama ng lahat, basbasan mo kami. Ang mga ama naway magpadama ng natatanging pagmamahal at pag-aalaala sa kanilang pamilya sa pamamagitan ng kanilang pagsisikap at huwarang pamumuhay, manalangin tayo. Ama ng lahat, basbasan mo kami. Ang mga nagdaranas ng mabibigat na pagsubok sa kanilang buhay na pansarili at pampamilya, naway magkaroon ng pag-asa at pananampalatayang tulad ni San Jose, manalangin tayo. Ama ng lahat, basbasan mo kami. Sa pamamagitan ni San Jose, ang mga nasa bingit ng kamatayan, naway makatagpo ng ginhawa sa mga huling oras ng kanilang buhay, manalangin tayo. Ama ng lahat, basbasan mo kami. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Panginoon, tulungan mo kaming magbuklod bilang isang pamilya sa ilalim ng iyong pagkaama. Hiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsipo muna ang lahat. Aming handog ang tinapay at alak-alay ng bayang umaasa sa pagdating mo. Gayun din aming hinahanda ang aming puso upang dito'y manahan ka sa pagdating mo. Tumayo na po ang lahat. Manalangin kayo, batid, upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambay niyang banal. Ama naming lumikha, ang pagdiriwa namin nitong paghahain sa iyo ay mapaging dapat nawang kami paging pangibabawan ng ngalan mo upang kami maging marapat makasalo sa buhay na walang maliw ng anak mong naging abang tao upang kami pagalingin sapagkat siya ang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama ng mga parento na yung marapat ni kay aming pasalamatan sa mitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsugo mo sa Kanya ay pinahayag ng lahat ng mga propita. Ang pagsilang niya ay pinanabikan ng mahal na berhing kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay nilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghandaan namin ang malagayang araw na kanyang pagsilang, kami na nabik at langing lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaisa na mangyayari si siawit ng papuri sinumpay sa kalangitan, kami nagbubunye sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kitaasan. Pinagpala na paririto sa ngala ng Panginoon, o sana sa kitaasan. Magsilod po ang lahat.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaismitan ng Espiritu yung banal, makalob na ito pang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisa ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walhanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Tumayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak, kahit iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga patid naming naimlay may pag-asang sila muling mabuhay, ganin ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawanirapatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas, kaisa ng Mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose, kaisa ang mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Lorenzo Reyes de Manila, San Pedro Calungsod, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na ang kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri si karangal mo sa pangitan ni anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo. Magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin mga nagaling na utos sa turo ni Jesus na pay natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasa langit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami adya sa lahat ng masama pagkaluban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at talisalat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang kikilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan, tangkapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoon Jesus Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan na binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan siya.
Kordero ng Diyos na galis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na galis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na galis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilot po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo agad sa bibig bago malisarapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Panginoon, masdan mo ang bayang sayo'y naghihintay, naghihirap, tigit ng sindak at alipin ng kasalanan. Panginoon, dinggin mo ang karangian ng iyong bayan. Umaasa sa iyong pagdating at sa dulot mong kaligtasan. O kahit tagal naghintay ng iyong bayan sa iyong pagtatal, o kahit tagal inasam kaganapan ng iyong kaharian. Panginoon, lingapin mo bayang sayo'y umaasa. Iligtas mo kamit marapating sa kahari ay isama. Available pa rin po ang ating opisyal na kalendaryo 2024. Maaari kayong magtungo sa finance office. Ang oras ng finance office ay ang mga sumusunod. Kapag Lunes hanggang Huwebes at Sabado, 8 a.m. to 5 p.m. Kapag Biyernes at Linggo, 5 a.m. to 8 p.m. Meron po tayo mga booth na malapit sa BPI Quezon Boulevard entrance at Cardinal Sin Building. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Ayo, Ama naming mapagmahal, pinapakinabang mo sa amin ang dakilang pag-ibig mo na aming ipinagdiriwang sa banal mong tahanang ito. Mapaghandaan naman namin sa paraang marangal ang darating na dakilang kapistahan
ng aming katubusan sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakilahok ngayon sa ating Eucharistia ngayong 18 ng Disyembre na siyang ating pag-alaala o paghanda sa Pasko ng kapanganakan ng ating Panginoon. Ang atin pong mga narito, kayong narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor at Pamansang Naman Jesus Nazareno, ang lahat pong nakiisa sa atin sa bitan ng live streaming sa iba't ibang social media platform at na cross-posting sa iba't ibang paraan, naway ang inyong panalangin ay dinggin ng Poong Jesus Nazareno. Salamat po sa lahat na wala pong sawang tumutulong sa Quiapo Church. Salamat po sa iyong tulong. Pagpalain kayo ng Panginoong Diyos. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon. Pagpalain kayo lagi ng Poong Jesus Nazareno. Ito po ang dapat nating alalahanin at bibigyan ng kahalagahan. Ang Diyos ay Diyos ng matuwid at ang Kanya pong tunguhin para sa atin na tayo'y Kanyang iligtas. Pero kinakailangan din na mamuhay tayo sa katwiran o sa katarungan. Ang Pasko ay pag-ibig nga ng Diyos, pero kinakailangan din na igalang natin ang katwiran o ang karapatan ng lahat ng tao. Ngayon na po ang pabasbas. Mangyari po lamang itaas bagya, mga bagay-bagay na pabasbasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihagbos na ng cross ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa katauhan. Pakinggan mong kilingan ang kan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanaw nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan mo itang naloob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dalamang imahin na salan at mga bagay-bagay. Basbasan ang may mga karamdaman. Sa pamitan ng imbresyon ito na may maalalang pangako ng sabinyag, na ikaw ang iibigin at paglalingkuran bilang Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. May kang taglay ang kapipaan, pag-ibig at pag-asa ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang ating Poong Jesus Nazareno. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo sa kasalanan. Ang krus mong pinangatalahan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.